Pero bibigyan ko lang kayo for today ng pito na madalas nating naririnig mula sa mga nakakatanda sa atin. Maraming Pilipino ang niniwala sa iba't ibang pamahiin. Ang pamahiin o superstition ay nagmula pa sa daang-daang taong paniniwala ng ating mga ninuno noon. Panahon pa lang ng mga Kastila, talaga namang naging bahagi na yan ng buhay nating mga Pilipino. For those the first time pa lang na nag-visit sa aking channel, this is Pinay Supermom and my main business is wedding and event planning and coordination. Bago ko magpatuloy, gusto ko munang bigyang hugay ang lahat ng mga wedding suppliers na halos nawala ng events itong 2020. Don't worry guys, magbabalik din tayo even stronger and better after the pandemic. Okay, so let's move on. As a wedding planner, I have already handled several weddings. And alam niyo ba, marami pa rin sa mga clients namin ang niniwala at sumusunod sa mga pamahiin. Kapag tinatanong nga nila ako kung okay lang ba sumunod sa pamahiin, ang palagi kong sinasabi, well, wala namang mawawala kung maniniwala tayo at susunod, right? Okay guys, so if ready na kayo, ito na ang 7 pamahiin tungkol sa kasal. Number 1, sukob. Naalala niyo ba ang movie ni Chris Aquino and Claudine Barreto na sukob? Nakatakot, di ba? Yes, napakarami pa rin ang naniniwala sa sukob. Mayroon dalawang uri ng sukob. Ang sukob sa kasal at ang sukob sa patay. Kaya choose your sukob na lang, ha? Hindi, joke lang. Okay, ang sukob sa kasal, ibig sabihin ito, kapag kinasal ka, nakasabay ng kapatid mo sa parehong taon. So, ayon sa mga pamahiin, bawal daw ito dahil sa isa sa inyo ay mamalasin. Dahil para daw kayong nag-aagawan ng kapalaran at swerte. Okay? So, ang pangalawang sukob naman ay tinatawag nilang sukob sa patay. Ito raw, kapag ka nagpakasal ka, kahit meron kang malapit na kamag-anak na namatay. Ang sabi ng pamahiin ito, kapag nagpakasal ka sa panahon ito, ikaw daw ay mamalasin. Pero hindi ka naman kakainin ng babaeng nakagang tulad nung nasa puro na siya. Okay, pamahiin number 2. Ulan sa araw ng kasal. Ayan, maraming pamahiin tungkol sa ulan sa araw ng kasal. Ano gusto nyo marinig? Yung positive o yung negative? Okay, sige, sa positive muna tayo. Kapag umulan daw sa araw ng kasal, ay bubuhos sa buhay ng mag-asawa ang biyaya at swerte. Parang gusto ko yun. Okay, pero ito naman ang negative side. Kapag umulan daw sa araw ng kasal, ay magiging malungkot at masalimuot ang buhay mag-asawa. Isa pa ay magiging iyakin daw yung mga magiging anak nila. How's that? Okay, pero guys, alam niyo seriously, isa lang naman yung natitiyak ko na malas, no? Kapag inulan ang araw ng wedding mo, lalo na kung wala kayong plan B, tapos lalo na open pa yung napili ninyo na venue, nako, tiyak, mababasa ang lahat ng guests ninyo and lahat ng mga suppliers ninyo. Kaya naman, yung iba, sinasabi nila para maiwasan daw ang ulan sa araw ng kanilang kasal, ay nag-aalay sila ng itlog kay Santa Clara. Tanong ko lang, meron bang bilang ng itlog na dapat ialay? Eh di, sana yung manok na lang na nanginitlog para doon. Hindi, joke lang. Okay, sige, pumunta na tayo sa pangatlong pamahiin. Bawal sukatin ang ground. Okay, so isa pa ito sa napakarami ng mga pamahiin na pinaniniwalaan ng mga bride. So ayon sa kwento, bawal daw ang sukatin ang wedding gown bago ang araw ng kasal. Dahil hindi daw matutuloy ang kasal. May mangyayari daw na hindi maganda at kaya maiiwang luhaan ang ating bride. Ang problema, baka lalong hindi
hindi matuloy yung kasal kapag hindi nagkasya sa'yo ang gown mo. Kaya as a wedding coordinator, kapag ang bride ko ay naniniwala sa ganitong pamahiin, ay sure yan. Sangkatutak na pangtahe ang binibitbit namin kasi tiyak na iiyak ka kapag lawlaw ang gown mo o mas masaklap kung hindi kasya sa'yo ang gown mo. Okay, pamahiin number 4. Bawal magkita ang groom at ang bride. Ayon sa pamahiin, hindi pwedeng magkita ang groom at ang bride ilang oras bago mag-ceremony o bago kasal. Kasi daw, malas daw ito dahil dinadaya daw ang pagsilip sa kinabukasan. Kaya, mamalasin ka daw o mamalasin yung mag-asawa. So, kasama pala siya sa mga pamahiin na nagdudulot ng kamalasan sa relasyon ng mag-asawa. Okay, so pero, ang duda ko dito guys, kaya lang naman hindi pinagkikita yung groom at saka bride before nung kanilang ceremony. Eh, syempre, yung surprise factor na tinatawag, diba? Kasi syempre, mas okay kung pack na pack si bride kapag binuksan ng door ng simbahan at nakita ni groom, diba? So, think ko, yun lang naman yung naiisip ko na reason ko ba't hindi sila pwede magkita. Okay, punta na tayo sa pamahiin number 5. So, bawal magsuot ng perlas ang bride. Sabi nila, wag na wag daw magsusuot ng alahas na may perlas ang bride. Dahil ang pearl daw, sa paniniwala nila, ay luha ng oyster. O yung parang iyak, no? Yung tears kasi, yung siguro because of the shape. Ayan, pero medyo weird lang siya, no? Kasi ang sabi dun sa pamahiin, magiging malungkot daw ang buhay mag-asawa at iiyak ang bride ng bonggang-bongga sa kanilang pagsasama. Okay, so pamahiin number 6, bawal gumala na ang ikakasal kapag malapit na ang kanilang araw ng kasal. Okay, so dapat daw ay mag-ingat ng ikakasal habang papalapit yung araw ng kanilang kasal kasi may nagbabadyang panganib. Hala, parang bolang kristal na nahuhulaan. May nagbabadyang panganib. Ayan. So sabi nila, tao aksidente daw kasi ang mga taong malapit ng ikasal. Kaya dapat ay 100% ang pag-iingat nila. So, huwag natin baliwaliin ito. Ito naman ay isang bagay na wala namang masama kung susundin. Yeah! Okay, at ang huling pamahiin na isashare ko sa inyo ngayong araw nito is bawal mamatayan ng kandila habang ikinakasal. Kaya medyo scary ito. Okay, sa Katolikong kasal at sa iba pang mga Kristiyanong kasal, may bahagi kasi na sinisindihan yung kandila. Pwede yung nasa tabi ng ikakasal o yung tinatawag nilang unity candle kapag Christian wedding yan. Kapag namatay daw kasi ang kandila, mauunang mamatay ang isa. Halimbawa, kung yung kandila ni groom ang namatay, so mauuna daw na matege si groom. Kung yung kandila naman na nasa side ni bride ang maunang mamatay, mauunang matsugi si bride. Ayan. So kaya guys, maghanap ng dependable na kandila, yung kayang ipagtanggol ang buhay ninyo. Okay? At sa lahat naman namang humahawak or nagsisindi ng kandila na yan sa araw ng kasal, nako. Ingatan ninyo dahil sa inyo nakasalalay ang buhay ng bride or ng ating groom. Okay guys, yan ang 7 pamahiin o superstitions na ma-share ko sa inyo for now. So tandaan na ang nabanggit ko ay mga pamahiin, ha? And katulad ng lagi natin naririnig, it has no scientific basis or some of it are beyond logic. Pero if you feel the urge naman na sundin sila, then wala naman din masama, okay? But what is important is that you will feel blessed and enjoy every moment of your wedding day. Remember, it's just a once-in-a-lifetime experience. Okay guys, if you want to have more talks about wedding or topic related to it, then abangan ang mga susunod kong vlogs or videos. And finally, please don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell. This is Pinay Supermom, signing off. Bye!